Ang gamgamo at ang lampara. Nung bata pa si Rizal, ang kanyang ina bilang kanyang unang guro ay tinuruan siyang magbasa. Isang gabi, habang nagbabasa si Rizal ng librong El Amigo de los Niños, isang librong Spanyol, napansin ng kanyang ina na mali ang mga pronunciation niya. Kung kaya si Doña Teodora na ang nagbasa para kay Rizal. Ngunit hindi naman naintindihan ni Rizal ang binabasa ng kanyang ina. Sa kadahilanan, ito ay nasa wikang Kastila. Sa halip na makinig sa kanyang ina, nakukaw ang atensyon ni Rizal sa gamo-gamo at ang lampara. Nang mapansin ni Doña Teodora na nakataon ang atensyon ng kanyang anak sa gamo-gamo, kanyang binuklat ang libro at hunika kay Rizal na meron siyang isang kwento. Nang marinig ni Rizal ang salitang kwento, hindi niya inakala na meron palang kwento sa librong hindi niya nauunawaan. Binasa ng kanyang ina ang kwento and the story goes like this. May isang batang gamo-gamo na lubha ang paghanga sa liwanag na dulot ng apoy ng lampara. Siya ay binalaan ng kanyang ina na huwag lumapit sa apoy dahil matutupok siya nito. Hindi nakinig ang batang gamo-gamo at patuloy pa rin ang kanyang pagkamausisa. Natupok ng apoy ang mga pakpak ng batang gamo-gamo na siyang naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Ano ang nais ipaiwatig ng kwento ayon kay Doña Teodora? Maging masunurin ang batang gamo-gamo sa kanyang ina upang hindi siya mapahama. Ngunit iba ang nasa isip ng batang Rizal. Hinangaan niya ang batang gamo-gamo sapagkat namatay siya sa isang dakilang pangarap. Kung ating titingnan ang buhay ni Rizal, ang istorya ng gamo-gamo ang isa sa mga malaking impluensya sa kanyang kabataan na gawin ang mga mapanganib na bagay. Paulit-ulit siyang pinitigilan ng kanyang ina at ng kanyang pamilya na itigil ang pagsulungat sa mga Kastila dahil sa panganib na magiging dulot nito sa kanyang buhay. Ngunit tulad ng batang gamo-gamo, si Rizal ay lumapit sa apoy kahit na alam niyang matutupok siya nito. Sumulat siya ng mga subversibong mga aklat na nagpapahayag ng pagsulungat sa mga Kastila upang mapalapit sa nakakapukaw at mapanganib na apoy ng pagbabago ng lipunan. Ang kwento ng gamo-gamo ay isa sa mga metaphor na isinabuhay ni Rizal simula pagkabata. Naging kabalit man ito ay ang kanyang sariling buhay, si Rizal ay naging mas sigit pa sa isang Pilipino may tunay na katapangan tulad ng isang batang gamo-gamo.